Magandang magandang umaga sa inyo lahat, mga ka-dicer. Ikaw ba isang merchandiser? Naka-experience na sumobra ang sahod mo sa iyong ATM? Ano ang ginawa mo? Bakit nga ba nangyayari ang mga bagay na ito? Yung sumosobra ang sahod ng isang merchandiser. So yan ang pag-uusapan natin, mga ka-dicer. Tara! Bilang isang empleyado, mga ka-dicer, lalong-lalo na sa larangan ng buhay supermarket life, may mga pagkakataon na nakaka-experience yung iba na sumusobra yung sahod. Ano? So ikaw, bilang isang merchandiser, ano nga ba ang ginagawa mo kapag naka-experience ka ng ganyan? No? May mga ibang merchandiser na talagang dead man na lang yan. Siyempre naman, laki ng sahod eh, sobra eh, di ba? So huwag nyo pong gagawin yan, no, na maging dead man kayo. Ano? Sapagkat, meron po yung validation, ano? Meron at meron na makikita kung anong naging reason at bakit sumobra ang sahod mo. Isa na po sa dahilan dyan ay maaaring ito ay pagkakamali ng accounting. Nagkamali siya ng pagbibigay payroll sa isang merchandiser. At yung sahod pala ng isang merchandiser ay napunta sa'yo. No? Ngayon, kung magwawalang kibu ka na lang sa sobra na sahod na na-experience mo, maaari pong maging kawawa yung iba mong mga kasamahan. Wala siyang sahod, di ba? Madedetect at madedetect naman po yan ng inyong mga HR o ng inyong mga accounting. Makikita po yan sa payroll history. Ano? Ako po ay maraming merchandiser na naka-experience ng ganyan. Awa naman ng Diyos, lahat naman sila ay honest at agad na nagsasabi sa akin na, "Sir, ganito, yung sahod ko sobra, sir." Baka merong hindi nakasahod na merchandiser, kawawa naman. Pakisabi na lang, sir. Yun! Ganon mga bagay. Alam nyo, yan, pera lang naman yan eh. Kikitain at kikitain nyo pa rin yan, ano, mga ka-dicer. Pero yung pagiging honest, napakalaking puntos po nun sa taas. Yun po ang usapan doon, mga ka-dicer. Di ba? Kasi po, hindi nyo po yun pinaghirapan. Although kahit po yung kumpanya nyo ay medyo magulang at talaga namang nakaka-experience kayo talaga ng hindi maganda eh. Kahit sumobra ang sahod nyo ng ganon, sabihin nyo pa rin. Di ba? Napakalaki po ng puntos nyo sa itaas pagdating ng panahon. No? So yun, shoutout sa merchandiser ko na mga nagsasabi kapag nakaka-experience ng sobra ang sahod. Ibahin natin. Doon naman tayo sa kulang ang sahod. Mga ka-dicer, siguro naman lahat kayo na nanonood na subscriber ko, lalong-lalo na mga merchandiser dyan, nakaka-experience na kulang ang sahod. Ano? Ang sakit po niya sa ulo, nakakasama ng loob, at isa pa, nakakainis. Duruy mo kung yung sahod mo inaasahan mo na pambayad ng ganito ay kulang. Ano? Ganito po ang dapat yung gawin. Una, kumalma kayo. Huwag kagad kayong magalit, mga ka-dicer. Kasi nga po, lahat po yan ay may investigation. So, i-example ko na po dito sa kinapapalooban kong ahensya. Hindi po talaga maiiwasan na may kulang at kulang sa mga pasahod. Ano? Kasi nga po, ulitin ko, ang system po ay nagkakamali din. Ano? Kami po ay merong tinatawag na adjustment period. Ano? So, kung ang payroll po namin ay every 10 and 25, meron po kaming adjustment sa mga kulang o sa mga hindi nabayaran. 2 days po yan, 11 and 12. So, makukuha po yan sa 13. Ano? 13 and 28 po nakukuha yung mga unpaid, no? Yung mga kulang na sahod ng merchandiser. Ang tanong, lahat po ba ng agency ay ganyan? Or yung iba talaga, ilimot na lang. Ano? Nasa agency din po yan, mga ka-dicer. At syempre, nasa mga coordinator din na katulad namin na nag-aasikaso, mga HR, no? Para patampo ng mga merchandiser na makuha yung kanilang sahod na kulang. Bakit nila nasabing kulang? Alam nyo po, ang mga merchandiser, meron po yung kapangyarihan. Kahit hawak pa lang yung DTR nila, alam na nila yung sahod nila. Kaya, nalalaman nila kung tama ba o kulang yung sahod. Diba? Ganun po yan. So, hindi ko lang po nga alam kung yung ibang agency ay may ganyan. Ano? So, shout out sa mga agency dyan na may mga ganyan na yung mga sahod ng merchandiser na kulang,
eh agad na naibabalik din at naibibigay. Ano? Hindi katulad talaga nung iba na kulang na nga si ganito, hindi na napabalik. No? Nakakaawa naman yung mga merchandiser na ganyan. At sa mga ehensya na ganyan, aba, eh, gumising naman ho kayo, pinagtrabahuan ho yan ang dicer, ibigay nyo. Diba? So, yan lang mga ka-dicer, ang ating vlog for today patungkol sa mga kulang na sahod at mga sobrang sahod. Diba? Hanggang sa muli at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta mga ka-dicer. Shoutout na lang sa inyong lahat dyan na walang sawang nanonood, kahit konti lang tayong mga viewers, mga subscriber ko, at least nakikita ko lalong-lalo na yung mga bagong merchandiser dyan ay nag-iintay sa lagi nga mga vlog natin patungkol nga sa mga buhay ng merchandiser. So muli, hanggang dito na lang. Ako po muli ang inyong lingkod, Erwin Regalo. Palagi nagsasabi ng kasabihang mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!